Good morning guys, meron lang tayong isang common issue. Isishare ko lang sa inyo guys kasi ito dahil common ang nangyayari sa ating mga machine na mga defibrillator. So na-on call ako ng madaling araw nito guys. So dahil nga hindi raw nagpiprint yung ano namin, defib. Nagpiprint siya ng isang beses tapos wala na. So nagkaroon siya ng emergency. So tinawagan kami ng madaling araw. So ang problema guys, itong leads din niya is naputol. So ayan, yun yung nangyayari guys. Kasi nga, ang nangyayari, yung doktor, ang ata yung doktor na yan. So kinat niya yung, kasi meron sila sa cardiac. Sa cardiac room kasi namin ginagamit ito guys, sa mga cardiac ko, itong pinipro sa cardiac. So inamin naman ng user ng mga nurses doon na na-accident daw na nakat ng doktor yung leads. So alam mo naman guys, original leads nito napakahirap maghanap ng mga ganito. So yan ang problema. So ngayon ang nireklamo talaga nila is yung printer. So yung printer nila guys, pag nagpiprint sila, ayan. So ayan, pag nagpiprint sila guys, so ayan yung pinaka-common issue na yung nireklamo nila guys. Pag nag-print sila, print out of paper. So ayan guys, out of paper. Pero meron naman siyang papel. Yun ang problema. Ayan o, meron naman silang papel pero out of paper. So palitan natin daw, kung konti na lang pala. So ayan guys, papalitan ko lang ng papel. I-refresh ko lang. Kasi alam ko mangyayari din sa inyo to eh. Sa mga ibang user natin dyan. So it will happen also to your defibrillator. So ayan guys, pinalitan ko ng bagong papel. Ito yung bagong papel. Ayan guys. Ayan. So try natin mag-print kung magpiprint siya. So ayan guys, nagpiprint naman siya. Ayan. Nagpiprint siya. Pero after nung print out ng isang paper, eh, sinasabi niya out of paper. So kailangan mo tanggalin. Ayan guys, so out of paper yung dinidisplay niya. So makita nyo. Ayan. So sinasabi niya out of paper. Ayan o, out of paper. Pero meron naman siyang papel. So nung ano guys, yung pagdating ko, nung tinitingnan ko, so tininan ko pa lang yung papel guys. Pag ikaw kabisado mo yung isang makina guys, tininan ko pa lang yung papel. Sabi ko, bakit gayto ang papel nyo? Bakit iba yung ibang klase? Iba yung orientation. So kasi nga ang alam kong original na orientation ng papel nito guys, ng Philips, is yung ganito. So nasa labas yung, nasa labas yung ano, nasa labas yung guhit, yung pinakasulatan niya. Ito nasa ilalim. Ayun o. Sabi ko, magkakaroon talaga kayo ng problema. Eh, sabi, eh, yun ang inisyo sa amin sa store eh. Dalawang box kami merong ganyan. Sabi ko, bakit tinanggap nyo? Eh, sabi naman ng user, hindi kasi namin kasi alam. So, tama naman din sila. Wala, hindi naman na talaga nila alam. So, basta sila tanggap lang ang tanggap. Kaya lang, nung nagkaroon nga ng problema, so, nagkakaroon sila ng, nagpiprint sila ng continuous. Isang papel lang ang piniprint, tapos out of paper na naman. So, ito yung problema guys. Itong papel na to is hindi to talaga para sa kanya. So, yung papel na to, nasa loob yung pinaka-guhit. Yan o. So, pag tinignan mo yung original talaga ng papel ng Philips, yung papel na ginagamit ng Philips, yung tamang papel na ginagamit is yung ganito. Yung nasa labas yung, nasa labas yung, ano niya, guhit. So, yan. Pag kinabit ko yung original guys, ito, itong papel na to, kakabit ko yan dito. So, tingnan natin kung mag-i-error siya. So, ayan. Printer.
Ayan. Reprint. Ayan. Reprint siya. Ayan, guys. Continuous yan, guys. Hanggat hindi mo matatapos yung ano, guys. Ano. Continuous yan. Ayan. Hanggat sa hindi mo sa i-stop. Ayan. Ayan. Stop na siya. Ayan. Ayan. Tapos wala siyang papel na error paper. Ayan. So, yan, guys. Alam mo na na may problema is yung papel. So, ngayon, ibabalik ko tong papel na to, guys. Ito. Yung papel na to. Kakabit ko yan dito. Tapos, ipiprint ko na siya ngayon. Ipiprint ako. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Ipiprint naman siya. Pero, i-error niya yan. Ayan. Guys, ayan guys, out of paper na naman siya. Ayan. So ayan pa, printer out of paper naman siya, guys, ngayon. Ayan, yan ang problema niya, printer out of paper. Ito yung mga problema, guys, na basic lang na problema, pero mas nahihirapan yung mga user. Kasi nga, sila yung nag-receive ng mga consumable nila. So, sira. Kasi guys, ang sensor nito, guys, nandito. Kung makapansin mo, guys, yung sensor ng papel is nandito, guys. Ayan. Ngayon, pag hindi niya nadidetect yung sensor, ayun, no, yung butas na yun. So, ayan yung sensor ng papel. Ayan. Pag wala siyang madetect, nakaganon, wala siyang madetect, mag-out of paper yan. Kasi, ang dinidetect niya is yung kulay red. So, pag ito ang gagamitin mo, nadidetect na yan, guys. Yan. Pag ito gagamitin niya, yan yung original na nasa ibabaw yung pinaka ano niya, abaliktad. Nasa ibabaw yung pinaka ano niya, kulay. Okay siya. Ayan, guys. Yan. Ito yung original niya. So, pag piniprint mo siya. Roy! Morning, morning! What is morning? So, ayan, guys. Nilagay ko yung original paper niya. Ayan. Ayan. Piprint tayo ulit. So, ayan. Okay siya. Pag hininto ko yan, wala siyang printer paper error. Ayan. Hininto ko siya. Ayun, wala siyang error. Wala siyang error, guys, ayun. SPO2 pulse lang. So okay siya. So ang issue talaga niya, guys, is yung papel. So hindi issue yung printer niya, yung may problema yung printer head niya, printer roller. So ang issue talaga niya is yung papel lang. So ayun, guys, baka maka-encounter kayo ng ganitong problema. So sana malaman niyo na agad. Huwag niyo nang baklasin tong yung ano niya, yung printer niya, kasi walang problema yan. Ang problema lang talaga niya is yung papel. Okay?